Libu-libong Pilipino na ang namatay sa COVID-19 at nagkukumahog ang Administrasyong Duterte na bakunahan ang milyong-milyong Pilipino. Unti-unti nang dumarating ang mga bakunang binili ng gobyerno at ng pribadong sektor. Ang problema naman ngayon, ano ang mga pasilidad na gagamitin kung saan isasagawa ang malawakang pagbabakuna? Isa sa mga tinitingnang lugar ay ang isang lote na may laking 9.5 hectares na malapit sa mga kasino sa Paranaque. Nandito ako ngayon sa lugar kung saan planong pagtayuan ng isang mega vaccination center ng bilyonaryong si Enrique Razon. Gagastusan raw niya ang lahat para dito. Pero nagbabala ang Nayong Pilipino Foundation ay dapat pag-ingatan ng gobyerno kung anong gagawin sa property na ito. Dahil may mga puno nga dito at dinadaanan daw ito ng mga migratory birds. Plano kasi ng Nayong Pilipino Foundation na tayuan ito ng isang park. Paglilinaw po, ang lugar na ito ay hindi ang lumang Nayong Pilipino Park sa Maynila. Sa mga litratong ito na ipinadala ng Nayong Pilipino Foundation o NPF, makikita daw ang ganitong klaseng ibon at halaman dito. Ayon pa sa NPF, ang talhiban ay isang flyway network na mga ibon papunta sa Las Piñas Paranaque Critical Habitat, isang protected area na halos 3 kilometro lang ang layo mula sa site na ito. Gayet naman ni Enrique Razon, ni hindi nga raw nagtanim ng puno ang NPF. Sabi pa niya sa interview sa CNN Philippines, talahib at ipil-ipil lang naman ang nakatanim sa lugar. Sabi sa akin ng mga taga-Nayong Pilipino Foundation ay may iba't ibang hayop dito. Minsan pa nga ay may nakikita raw silang bayawak dito sa lugar. Sabi rin nila may iba't ibang mga halaman at mga puno tulad ng ipil-ipil. Pero so far, yun nga yung nakikita natin, mga ipil-ipil at talahib. Maraming talahib. Ano naman kung talahiban lang ito? Gayet ni Mike Lu ng Wild Bird Club of the Philippines, hindi porket talahiban ito ay wala na itong silbi sa mga ibon. Most people think kasi what is important are the trees. When in fact, yung area na yun, ang ecosystem niya is grassland. Mm-mm. So what you have mainly are grassland birds. If you take away all the grass, mawawala. Yung the grassland birds will all be gone. And we were able to identify, I think, 20 plus species of birds. Pero paliwanag ni Lu, ang grassland na ito ay hindi flyway ng mga migratory wetland birds. They were relating it to the Las Piñas Paranaque Wetland Park, which is a critical habitat along the coastal road. But I was telling them na hindi siya talaga ganun ka itong grassland, hindi ka significant because dun sa wetland park, it's mostly water birds and wala sila dito sa Nayong Pilipino area. Pagtitiyak naman ni Tourism Secretary Berna Romulo Puyat, isinaalang-alang nila ang kalikasan para sa disenyo ng pasilidad. Ito ang mapa. Dito ang quarantine facility na itinayo noong nakaraang taon. Ang Armed Forces of the Philippines ang namamahala nito. Katabi lamang ng quarantine facility ang planong mega vaccination facility. Wala ngang puputuling puno, pero kailangan tanggalin ang maraming talahib para sa temporary facilities. Dito naman sa kalsada, pipila ang mga sasakyan ng mga gustong magpabakuna. Sabi ni Razon, gagayahin nila ang mga pasilidad sa Amerika. Idedesenyo ang modular vaccine facility ni June Palafox, isang sikat na arkitekto at urban planner. We are donating our architectural design, parang call it philanthropic patriotic architecture for our country and the rest of humanity. And our designs are scalable, replicable in the 44,000 barangays of our country kasi modular na eh. Gagasto si Razon ng 250 milyon pesos para lamang sa pasilidad, bukod pa raw ang training sa staff at iba pang mga gastusin. Susi si Razon sa pagbili ng gobyerno at pribadong sektor sa bakunang gawa ng Moderna. Giit ni Razon, kailangan ang mega vaccination facility dahil ang mga bakuna tulad ng Moderna at Pfizer ay kailangan ng malamig na temperatura o below 20 to 30 degrees Celsius para hindi masira. Pero teka, paano nga ba pupunta ang tao dito? Sa aming paglilibot, panay pribadong sasakyan lang ang aming nakita. Walang jeep at halos wala ring taxi. Tila dapat isakay ng lokal na pamahalaan sa bus ang mga taong pupunta rito para magpabakuna.
Pero malapit naman ito sa PTEX kung saan umiikot ang libreng sakay ng Department of Transportation. Mungkahi naman ng urban planner na si Paolo Alcazarin, itayo na lang ang vaccination center sa ibang lugar tulad ng CCP Complex o Luneta. Nababahala naman si Palafox dahil sa bawat araw na walang aksyon dito ang gobyerno, mahihirapan silang tapusin ito at baka masayang ang bakunang binili ng pribadong sektor at ng gobyerno. How ridiculous! Ano raw yung mga legalities? And wala naman open borders doon. I cannot comprehend, understand all this lie and disinformation. I pick up the challenge niya. We were supposed to start after Holy Week na yung construction. It would have been fixed in my Holy Week, April 4 yata. It would have been operational by May 15. Mabuti lang, hindi pa darating. Mabuti 15 na delay ng June 21. It's so frustrating. Pero ang NPF may agam-agam pa rin hanggang ngayon. Sa isang sulat ito sa Office of the Government Corporate Council o OGCC, nakasaad raw sa Executive Order No. 615 na inilabas noong 2007 na dapat ay maging cultural park ito. Kung gagamitin itong vaccination facility, baka maituring itong technical malversation dahil sa maling paggamit ng property ng gobyerno. Sabi ng NPF, baka kailangan ni Pangulong Duterte na maglabas ng panibagong executive order para matayuan ito ng ibang istruktura bukod sa isang cultural park. Isa pang agam-agam ng ilang kritiko ng vaccination site ay baka raw kalaunan ay mapasa kamay ni Razon ang lupa. Itinanggi na ito ng negosyante sa isang interview sa ANC. Wala raw siyang interes sa lupa dahil mayroon na siyang kasino malapit sa lugar. Ralph Rivas Rappler, Paranaque City.